Ngayon ating tatalakayin at kikilalanin ang naging buhay ng isang santo kung saan siya ay naging patron ng maraming mga lugar sa mundo hanggang sa kasalukuyan. At siya nga ay si Saint Vincent Ferrer na itinakda ng Panginoon upang ating hingian ng tulong at dasal sa tuwing tayo'y may mga problema at pagdadalamhati sa buhay, kaya atin ang alamin ang kanyang naging buhay at kamatayan pagkatapos lamang ng aking maikling intro. Si Vincent Ferrer ay isang Valencian Dominican prelate at mangangaral, na nakakuha ng papuri bilang isang misyonero at isang legician. Si Vincent din ang ika-apat na anak ni Guillem Ferrer, isang notaryo mula sa Palamo, at ang kanyang asawa na si Constanca Miquel, na pinaniniwala ang nagmula mismo sa Valencia o sa Gerona. Ang mga alamat patungkol dito ay pumapalibot umano sa naging kapanganakan ni Vincent, dahil sinasabing ang kanyang ama ay sinabihan sa panaginip ng isang prileng Dominicano, na ang kanyang anak ay magiging tanyag sa buong mundo. Mula umano nang ipanganak si Vincent, hindi nakaranas ng sakit ang kanyang ina, kaya naman siya ay ipinangalan kay Vincent Martyr na patron ng Valencia, at siya rin daw ay pinaniniwalaan ding nag-aayuno tuwing Miyerkules at Biyernes at namamahagi ng tulong sa mga mahihirap. Sinimulan din niya ang kanyang mga klasikal na pag-aaral sa edad na 8, at ang kanyang pag-aaral naman ng teolohiya at filosofiya sa edad na 14. Pagkaraan din umano ng 4 na taon, sa edad na 18, pumasok si Ferrer sa Order of Preachers, na karaniwang tinatawag na Dominican Order. Gayunpaman, sa sandaling siya ay pumasok sa Novitiate of Orden, naranasan niya ang mga tukso na humihimok sa kanya na umalis. Ngunit maging ang kanyang mga magulang ay nakiusap sa kanya na gawin ito, at maging isang secular na pari, kaya naman siya ay nanalangin at nagsagawa ng pinitensya upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kanyang kinakaharap sa buhay. Kaya dumating din ang panahon na siya ay nagtagumpay din sa pagkumpleto ng taon ng probasyon at pagsulong sa kanyang napiling propesyon sa buhay. Sa loob din ng 3 taon, siya ay nagbasa lamang ng mga sagradong kasulatan at kalaunan ay itinago niya ito sa kanyang memoria. Naglathala din siya ng isang treatise sa Dialectic Suppositions pagkatapos ng kanyang sulem na propesyon, at noong taong 1379 ay naordinahan siya bilang katolikong pari sa Barcelona. Sa kalaunan siya ay naging Master of Sacred Theology at inatasan ng order na maghatid ng mga lektura sa pilosopiya, at pagkatapos nito ay ipinadala siya sa Barcelona at kalaunan naman ay sa Universidad ng Lleida, kung saan nakuha niya ang kanyang titulo ng doktor sa teolohiya. Si Vincent din ay sinasabing may pananagutan sa pagbabalik-loob ng maraming Hudyo sa pagiging Katolisismo. Ang isa sa kanyang mga napagbalik-loob ay ang isang dating rabbi sa pangalan ni Solomon Halivay, na naging obispo ng Cartagena at ng Maglaon ay naging arsobispo ng Burgos, at si Vincent din umano ay nag-ambag sa anti-Semitism sa Espanya, dahil ang mga karahasan ukol dito ay sinamahan ng kanyang mga pagbisita sa mga bayan na may mga pamayanang Hudyo. Ngunit noong 5 Abril taong 1419, si Vincent Ferrer ay namatay sa Vence, Brittany, sa edad na 69, at siya ay inilibing sa Vence Cathedral. Siya naman ay nakanonize ni Pope Calixtus III noong 3 Hunyo taong 1455, kaya naman ang araw ng kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing 5 Abril bilang pagbibigay-pugay sa kanyang kamatayan. Kabilang din sa mga entity na ipinangalan sa kanya ay ang isang Pontifical Religious Institute na kung tawagin ay ang Fraternity of Saint Vincent Ferrer, at ang 2 munisipalidad ng Brazil na kung tawagin ay São Vicente Ferrer, Maranhão, at São Vicente Ferrer, Pernambuco, na isinunod nga sa kanyang pangalan.
at 150 metro o 164 na talampakan din na estatwa ni San Vicente Ferrer ang itinayo sa Bayambang, Pangasinan sa Pilipinas noong taong 2019. Kaya nga naman ang buhay ni San Vicente Ferrer ay hindi malilimutan ng sino mang naniniwala sa kanya dahil sa kanyang mga naiambag at pagpuporsigi na kanyang ipinamalas upang makamit niya ang kanyang pangarap sa buhay. At dito na nga nagtatapos ang aking video, huwag sanang kalimutang mag-subscribe, like, at share, huwag din sanang kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong upload. Salamat! Gustuhan nyo po ang aking mga content at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless and keep safe always po. Salamat!